Hello po, welcome again. So today, gagawa po ako ng graham balls pops. So, ito po yung mga gagamitin ko. Ito yung crushed grahams, isang pack. So, paggamit din ako ng chocolate na flavor na condensed jersey. Pero, depende na po sa inyo kung ano yung gusto nyo. Kung gusto nyo yung plain na condensed lang, pwede naman. So, ako, gusto ko lang itry yung chocolate flavor para may twist naman yung lasa niya. And then, you can use po, kung ano yung gusto nyo, na pang dip. Meron akong mga marshmallows, sprinkles, iba't ibang color ng sprinkles. Pero, depende na po sa inyo kung anong gusto nyo. Meron din ako skim milk and konting crushed grahams. At syempre, gagamit tayo ng lollipop stick. Pero, mas ano lang siya. Mas mahaba and mas mataba siya compare mo doon sa ordinary na lollipop. So, nabili ko lang siya ng 15 pesos na isang pack. Marami na siya. So, simulan na po natin. So, start na tayo. Yung lagyan natin ng condensed yung graham. Depende na po sa inyo kung gano'ng karami yung gusto nyo. Pero, huwag po siya masyadong masang-masa. And, huwag na siya masyadong dry. So, haluin muna natin. Maglagay muna tayo ng siguro mga half can ng isang condensed. Then, haluin natin siya. Nakita natin na dry pa siya. So, add pa ulit natin. Tansya-tansya na lang yung gagawin natin. Kasi mahirap talagang sabihin yung exact na measurement ng condensed. So, try out natin. Mag-add tayo ng condensed. So, haluin lang natin siyang mabuti. Kung wala po tayong spatula, kahit ano, pwede naman pong panghalo. Basta, mahahalo natin siya. Pwede rin naman pong haluin ang kamay. Basta make sure na malinis lang po yung ating mga kamay. Continue lang yung paghalo natin. So, para sa akin po, tama na yung ganitong texture. Hindi siya dry na dry. Hindi rin naman siya wet. Yung sobrang basa. So, ngayon, mag-assemble na po tayo. Pwede tayong gumamit ng 1 tablespoon. And, pwede na naman gumamit ang kutsara. Depende na po sa inyo. And, pwede tayo maglagay ng konting oil sa ating kamay para hindi siya dumikit. Or, pwede kayong gumamit ng plastic gloves. Or, kung saan po kayo komportable. Basta make sure na kung kamay yung gagamitin natin, malinis po yung ating kamay. Kuha lang tayo. Bilugin natin siya. Pag nabilog na natin siya, pwede na natin siyang i-dip kung saan natin siya gusto i-dip. So, i-dip ko siya ito sa pink. Lagay muna natin siya sa isang lagayan.
Repeat the process lang po. Repeat the process. And kung gusto niyo sa marshmallows, hindi po siya dumidikit, ang dikit na dikit. So, it's up to you. Kasi ako, ginagawa ko po. Yung pinaggamitan ko ng condensed, like, ito po. Yung pinag-alisan ko ng condensed, dinidip ko muna siya dito. Kayo, it's up to you if gusto niya ng ganito or pwede nyo naman skip na lang yung marshmallow. So, yan. Medyo basa siya. So, para lang dumikit yung marshmallows natin. Pero, it's up to you pa rin po. Sabi ko nga. Kung gusto niya ng ganito. Or, pwede naman hindi na. So, yan. Okay. Ayaw nyo na medyo matrabaho. So, kahit wala na po yun. So, repeat again the process. Saka tayo ng tablespoon. Okay. Ito naman, skim milk. Kasi meron tayong mga bata na gusto skim milk. Ito na po siya. Ito na siya. Ilalagay muna natin siya sa ref. Chill muna natin siya siguro for about 1 hour bago natin siya tusukin ng stick natin. Ito na po siya after 30 minutes. Oh, mas matigas na siya. Hindi na siya basta matatanggal sa stick niya. So, yan. Pwede niyo po siyang ibenta or pwede niyo siyang gawin sa mga birthday parties. So, ito na po yung video natin. Thank you for watching. Sana mag-subscribe kayo and hit the bell button for more videos. Update. Thank you.